Nilinaw na ang 10 buwang gulang na sanggol na si Baby Jade Espino ilang araw matapos ang isinagawang bone marrow transplant sa kanya. Nagsagawa ng mga garage sale ang mga OFW sa Katal bagong naganap na operasyon para makatulong sa kababayan. Ito ang kasong Bantay Kabayan ni Delphine Montenegro. Sunod-sunod ang mga fundraising ng mga Filipino community rito sa Qatar para tulungan matustusan ang bone marrow transplant operation ng 10 buwang si Baby J. Dillian Espino. Nag-2-day garage sale o kayukay na donasyon ng mga kapamilya. Nagtayo po kami ng parang group na kung tawagin namin yung Julian's Fund. Yun, yung members ng group, yung mga friends and relatives, pati mga kapatid ni Jonathan ni Espino. Yun, ang naisip namin, nang ganyan may taboling kami. Na-realize ko talaga pagka Pilipino, kahit na sa ibang bansa tayo, basta lang nating kapwa at nangangailangan. Tayo-tayo lang naman ang magtutulungan eh. Nasa baybayan ng mga kababayan sa Bilitang Middle East ang kwento ng pamilya Espino. Kaya naman ang grupo ng mga Pinoy online entrepreneurs ay nagkaroon din ng iwalay na garage sale. Nakalikom sila ng 3,000 reals o mahigit 30,000 pesos. Actually, very overwhelming yung dating ng tao. So, para sa amin, yung man lang naging aware yung mga tao na meron tayong cost na ganito, is napaka, nakakataba na ng puso. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng dumating at sumuporta, tumulong sa aming garage sale for a cause kay Baby Jade. August 29 ang naoperahan si Baby Jade at sabi ng doktor, 3 linggo dapat bago malaman kung nagtagumpay ang bone marrow operation. Ang kalagayan niya ngayon is nandoon pa rin siya sa hospital, naghinihintay na maging graft. Actually, the day is September 15 para malaman kung successful yung operation or hindi. Pero ito na ang huling balita na ipinarating ng tatay ni Baby Jade sa Balitang Middle East. Dahil ilang araw matapos ang operasyon, ay binawian din ng buhay si Baby Jade. Ipinapaabot ng pamilya Espino ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa lahat na nagdasal at tumulong sa kanilang anak. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar.